Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Juna for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang nagbabalik para sa inyong tips, ideas, advices, and guidance for your long-distance relationship. Sa uulitin guys, hindi po ako eksperto. Lahat ng ibabahagi ko sa inyo ay based on my experience on how did I made my long-distance relationship successful back then. Alam ko na napakahirap ng long distance relationship guys at napaka konting porsyento lang din ang nagtatagumpay from this field. Pero huwag kayong panghinaan ng loob kasi the most important is nandoon may porsyento na may nagtatagumpay. So yun dapat yung i-look forward nyo. Alam ko na mahirap lalo na dinagdagan ng problema natin ngayon gawa nga na may pandemya. Pero yun nga guys, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang importante, mag-work out yung long distance relationship nyo kahit may ganitong klaseng malaking challenge na hinaharap ito. Actually, the most challenging stage of long distance relationship guys ay yung maintaining lang naman. Maraming struggle guys ay yung nasa maintaining stage. Kasi kilala nyo na yung isa't isa, nakapagpalitan na kayo ng lahat ng information nyo sa isa't isa, kaya less na yung excitement. Which is, panoorin nyo tong video na to kasi this will be perfect for your maintaining stage of long distance relationship. Bibigyan ko kayo ng 6 tips guys kung paano para ma-maintain mo ng maayos yung LDR nyo. So here we are guys, alam ko excited ka nang marinig to, lalo na kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon na may ka-LDR ngayon. But of course guys, sino bang nangangarap na ma-fail yung LDR, diba? Lahat ng may karelasyon ay nangangarap guys na yung karelasyon nila, yung kapartner nila, lalo na kung yung foreigner na kapartner nila ay gwapo, mabait, na yung tipong pinapangarap mo ay of course isa lang din ang papangarapin mo, na makatuluyan siya. Pero may malaking hadlang kasi nga pandemya, kaya papasok kayo doon sa maintaining stage. Kung saan sa videong ito, bibigyan ko kayo ng 6 tips para ma-maintain mo ng maayos yung long distance relationship nyo. Nasisimulan natin sa ating tip number 1 na bigyan mo siya ng bagay na panghahawakan niya na kayong dalawa. Napaka-perfect example nito guys ay yung couple gifts like couple shirt, couple bracelet, lahat ng bagay na may kaugnayan sa couple na magbibigay ng significant ng relasyon niyong dalawa kahit ba magkalayo kayo. For me, in my experience, kahit hindi kami nakaranas ng pandemya before, gawa nga ng may kanya-kanya kaming circumstances sa buhay, so umabot pa rin kami ng 2 years guys na magka-LDR ng asawa ko. So, nung nag 1 year yung LDR namin, syempre kami na noon, kahit pa hindi kami nagkita guys, it was me, I sent him a couple gifts, like couple shirt, not a couple cup, but yung hat na naka-embroid yung pangalan ko, yun yung ipinadala ko sa kanya. Para i-keep niya doon, so every time na magsa-summer sa kanila, pwede niyang magamit yung hat na yun, kasi for summer yun, na naka-embroid yung pangalan ko. And but of course, yung couple shirt ay kinip ko yung size ko at ang pinadala ko sa kanya ay yung size niya. Yan yung ibig kong sabihin guys, na magbigay ka ng regalo na magpapaalala upang hahawakan niya na kayo, na may relasyon siya sa'yo. Actually, hindi nyo naman kakailanganin ng mamahaling gamit. Ang napaka-importante lang doon guys, pag sinabing couple gifts ay napaka-importante doon na naka-embroid yung pangalan mo at yun yung ipadala mo sa kanya. At yung pangalan naman niya ay i-keep mo sa'yo. Pero konting paalala doon sa idea ko guys, kung gagawin mo yun, then do it. Huwag mong iobliga yung kapartner mo na gawin niya rin yan. Kung gagawin niya, okay. Maging masaya ka. Pero kung hindi niya gagawin, don't oblige him. Now let's go to our tip number 2, which is alamin nyo ang mga schedules nyo at gumawa ng routine. But most important guys ay alamin nyo yung schedules nyo. Alamin mo kung kailan siya matatapos sa trabaho, alamin mo kung kailan siya nasa bahay na, at kung
kung kailan free siya at kung ano yung mga ginagawa niya sa bahay. Nang sa gayon kaya mong matansya na pwede mo siyang istorbuhin that time kasi nasa bahay na siya, o kaya kung nasa trabaho siya, pwede mo siyang istorbuhin kasi this time ay break time niya. At ganoon ka rin sa kanya, ipaalam mo rin sa kanya yung magiging free time mo, yung lahat ng schedules mo. At pinakamahalaga sa lahat guys, alamin nyo yung time difference ninyong dalawa. So like for example, dito sa Russia to Philippines, may 5 hours tayong difference. Advance ng 5 hours yung Pilipinas kaysa sa Russia. So yun yung pinakaunang aalamin nyo sa kapartner nyo kung ilang oras yung difference nyo. Nang sa ganun ay kaya mong ikalkula, itansya kung kailan mo siya didisturbuhin kasi this time he might be free. At kung maaari ay dyan kayo gumawa ng routine based on your free time schedules. Pero kung ganoon ka-demanding yung trabaho niya at yung mga pangyayari sa buhay natin guys, may kung minsan talaga na hindi umaayon sa araw natin at saka sa schedule natin, intindihin nyo yun kung minsanan ay nawawala siya sa routine nyo. O kaya yung routine nyo ay nababawasan na di na gaya ng dati. Kasi malay nyo nga, yung buhay natin ay walang nakakaalam. May bigla-biglang pumapasok, may bigla-biglang nawawala. Kaya kung minsan nagugulo yung schedules ng buhay natin. So para ma-maintain mo nang maayos yung long distance relationship nyo, kaya napakahalaga na alamin mo yung schedules nyo at saka gumawa kayo ng routine sa pamamagitan nitong free time schedules nyong dalawa. Now let's go to our tip number 3, which is pag-aralang magtiwala sa kapartner nyo at huwag kaagad gumawa ng conclusion every time na nawawala siya sa linya. Gaya nga ng sabi ko guys, hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya kung minsan may bigla-biglang magsisit in doon sa buhay mo o kaya sa buhay niya, especially doon sa buhay niya kasi tayo lang naman mga Pilipina ang usually gumagawa ng problema sa relationship natin. Kasi, iwan ko, pero I am also Filipina guys, I have it also. Hindi ko rin maiwasan guys na gumawa ng conclusion na magdudang ganito, magdudang ganyan. Which is napakamali po at dapat nyong makontrol sa sarili nyo yun na huwag nyong magawa kung gusto nyong ma-maintain ng maayos yung long distance relationship nyo. Kasi isa po yan sa napakatinding lason sa LDR kung gagawin mo. Kaya kung ganoon na nawawala siya sa routine nyo, kung may mga bagay na hindi niya na nagawa o kaya nag-less yung communication nyo sa isa't isa, huwag kaagad kayong gumawa ng conclusion. Mag-adjust kayo o kaya magpasensya kayo kung kinakailangan kasi yun naman talaga ang dapat. At hanggat wala kayong nakitang pruweba, hindi nyo nakita mismo, hindi inamin mismo ng boyfriend nyo na hindi na kita mahal o kaya nakakita ako ng iba kaya break na kita o kaya yung kaibigan niya nagpresenta sa iyo ng ebidensya na nakipag-date siya sa iba, nakipag-sex siya sa iba. Hanggat wala kayong nakikitang pruweba guys na pwede niyong idiin yung boyfriend niyo na nangaliwa siya o gumawa siya ng mali dun sa relationship niyo, ay huwag niyong i-entertain sa isip niyo. Matuto kayong magtiwala sa kanya. And instead, kung may mga ganyan kang thoughts, mga duda-duda, sweet means ang problema ay wala sa kanya, kundi nasa iyo. Dapat kontrolin mo yung sarili mo. Now, let's go to our tip number 4, which is, huwag mag-demand ng maraming oras sa kanya. Instead, gawin mong memorable lahat ng oras na i-spend niya sa iyo. Kasi sa LDR guys, sapat na dapat na gawin kanyang isa sa mga priority sa life niya, sa pang-araw-araw niya. Pero kalabisan na po na huwag niyong hihingin na yung gagawin kanya dapat na first priority sa buhay niya, sa pang-araw-araw na gawain niya. Huwag na huwag niyong i-demand yun. Gaya nga ng panghihingi ng maraming oras. Kung kailan ka lang niya mabibigyan ng oras, then tanggapin mo. At kung kailan siya makikipagkonekta sa'yo, kung kailan siya magbibigay ng oras sa'yo, gawin mo itong memorable. At hindi yung puro kumpronta, puro duda, puro away ang mangyayari every time na magkukonekta kayo. Kasi pag yan ang nangyari sa long distance relationship nyo, but of course hindi mo ma-maintain ng maayos yan, at isa lang po ang mapupuntahan, to break up. Kasi nakakasakal ka na.
at hindi ka nakakaintindi sa sitwasyon niya. So, huwag kayong mag-demand ng maraming oras. Ang rason mo kasi pandemya, nawalan ka ng trabaho, wala kang trabaho, then mag-isip ka kung paano mo i-spend yung oras mo para sa sarili mo, para maging productive ka. Huwag mong i-focus ito sa ka-LDR mo porque may ka-LDR ka. Kasi, lalo na dito sa ibang bansa, guys, na kahit may pandemya, ay normal pa rin naman yung buhay, tuloy pa rin yung buhay, nagtatrabaho pa rin kami. So, kung ikaw naka-lockdown doon, wala kang trabaho sa Pilipinas, kami rito nagtatrabaho. So, kung ano yung buhay namin dati at ngayon ay pareho lang. Ang pinagkaiba ay yung buhay mo. Kasi naka-lockdown ka o kaya naka-quarantine ka, nawalan ka ng trabaho sa Pilipinas, kaya meron ka lahat ng oras. Pero, huwag mong gawing rason yun na i-istorbohin mo yung ka-LDR mo kasi marami kang oras. Instead, maghanap ka ng paraan para maging productive yung sarili mo. Habang busy siya, ay maging busy ka para maging productive yung sarili mo. At nang sa ganun, kung may free time siya at i-spend niya yun sa'yo, marami kang isi-share sa kanya. Kasi marami kang experience na nangyayari sa buhay mo, na ginawa mo. Habang wala siya, habang busy siya sa sarili niyang gawain. So, when it comes to connection, pag nagkakonekta kayo, may isi-share kayo sa isa't isa. At hindi yung wala kang may share kaya nakikinig ka lang, na mag-i-end up po yun na magiging boring yung conversation nyo. So, paano magiging memorable yung conversation nyo every time na mag-spend siya sa'yo ng oras kung boring kang kasama kasi nga wala kang may share sa kanya? Now, let's go to our tip number 5, which is mahalagang makipag-video call at least once a day. Pero kung hindi niya naman magawa, pero kung hindi naman posible doon sa kapartner mo, it's okay. Huwag niyong gawing big deal yun dahil lang last week ay nagawa niya yun, last month, last 2 months ay nagawa niya yun, pero ngayon hindi niya na magawa. It's okay. Gaya nga ng sabi ko, guys, kung minsan may mga bagay-bagay na bigla na lang magsisit in sa buhay natin, na kung minsan kailangan nating bawasan yung oras sa ka-LDR natin just to entertain this kind of important on your present time. So, ganoon din yung kapartner mo, kaya huwag mo siyang i-obliga na kailangan makipag-video call ka talaga sa kanya at least once a day, kasi yun yung sabi ni Ate Jing, para mag-work out yung relationship nyo. Yung pakikipag-video call at least once a day ay optional po yun. Kung hindi yun magawa ng kapartner nyo, ay okay lang at huwag mong i-demand sa kanya kung hindi niya naman kayang ibigay sa'yo. Pero kung umabot naman na kayo ng taon na nagde-demand ka ng video call sa kanya pero ayaw niya makipag-video call kasi keso ganito, ganyan, ang daming rason, magduda ka na kasi scammer yan for sure. O kaya, lagi niyong tatandaan, guys, na walang matinong ka-LDR na mahal na mahal ka sa text pero pag nakikipag-video call sa'yo ay blur yung camera niya, na yung tipong hindi mo makikita kung sino yung kausap mo. Mag-ingat po kayo sa ganyan kasi for sure scammer yan. Now let's go to our tip number 6, which is pagtulungan nyo yung mga challenges na madadaanan nyo. Number 1 na challenges, guys, na pagdadaanan nyo kung nasa LDR kayo ay yung mga madalas na misunderstanding at di pagkakaintindihan. Paano nyo ba ito mapagtutulungan? Kung sa tingin mo lagi na lang kayo nag-aaway at yung away nyo wala namang saysay, bawasan mo yun. Kung pwedeng huwag mo nang ikumpronta yun para hindi ka makagawa ng away sa LDR nyo, then huwag mo nang gawin. Palagpasin mo na lang. Lalo na kung alam mong hindi naman siya ganoon ka-importante. Next challenge ay yung pag nag-aaway kayo, napaka-mag-pride mo. Siya na nga yung nagpakumbaba kahit hindi niya kasalanan, siya yung humihingi ng sorry. Pero ikaw, pinapaabot mo ng ilang araw bago mo siya kinikibo, o kaya ang feeling mo nang bablock ka pa. Sa tingin mo, mami-maintain mo ng maayos yung LDR niyo kung mambablock ka? Huwag masyadong feeling, guys, kasi gaya nilang mga lalaki, nagbaha tayong mga babae at hindi lang ikaw ang nag-iisang Pinay sa mundo. Lalo na kung lagi mong ginagawa yan. Yung tipong ginagawa mong Pilipino yung foreigner na gusto mong sinusuyo ka ng matagal. Wala pong ganun sa foreigner, guys. Ang gusto ng foreigner, kung may problema, pag-usapan mo ngayon, kung hindi kayo magkasundo,
malamang magbe-break up kayo. Pero, yun nga, ang sabi ko, pagtulungan nyo yung mga challenges na darating sa relationship nyo. So, kung may kumprontahan na mangyayari kasi may misunderstanding, kung hihingi siya ng sorry, accept it and forget it. Pag nanghingi siya ng sorry at nasagot niya lahat ng tanong mo, then accept it and forget it. Wala nang kuskus balungos at sa susunod na araw ibabalik mo pa o kaya hindi mo siya kikibuin, hindi mo siya re-replyan o kaya hindi mo sasagutin yung tawag niya. Sa tingin mo, yung challenges na yan ay nakakatulong ka. But of course, hindi. Next challenge is yung signal mo. Kaya hindi ka makakapag-communicate sa kanya ng consistent. Kasi nga, yung signal mo ganito, ganyan, o kaya wala kang pera pang load. So, kung wala kang perang pang load, guys, hindi yan challenge ng relationship nyo, kundi challenge mo lang. Problema mo na yan, bakit ka papasok sa LDR kung wala ka naman palang pang load? Huwag mong i-drag yung boyfriend mo na wala kong pang load, so padalhan mo ko ng pera pang load. Kasi kung gusto mong mag-workout yung LDR nyo, kung gumawa siya ng effort, gumawa ka rin ng sayo. Dapat magtagpo kayong dalawa sa gitna. Hindi yung kung ano yung problema mo, ipapasagot mo sa kanya. So wala kang signal kasi wala kang pang load. Magtrabaho ka so you will have a consistent income para maipang-supply mo doon sa load problem mo. Nang sa gayon maipagpatuloy mo yung LDR mo sa kapartner mo. Pero wag na wag mong idadrag yung kapartner mo para punan yung problema mo. Pero kung mag-o-offer naman siya, then take it. Kasi gusto kanyang tulungan at gusto kanyang makausap consistently. Yun ay kung tutulungan kanya, yun ay kung siya mismo yung mag-o-offer. Pero wag na wag mong i-demand kasi como challenge yun sa LDR nyo. Once again, yung challenges na madadaanan ng long distance relationship nyo ay wag mong iasa sa kanya. Dapat pagtulungan nyo. Kung gagawa siya ng effort, gumawa ka rin ng sayo para magtagpo kayo sa gitna nang madala o ma-maintain nyo ng maigi yung long distance relationship nyo. So that's all guys. I hope may nakuha na naman kayong tips, ideas, or guidance from your Ate Jing to make your long distance relationship smooth and strong. Nang sa ganun ay madala nyo ito sa dulo, magkatuluyan, at maging successful kayo from this field. Wag na wag niyong kalimutan guys na maliit man yung porsyento ng mga nagtatagumpay sa field na ito, ang importante ay merong porsyento na nagtagumpay sa field na ito. So for more LDR tips, wag niyong kalimutan na i-check out yung playlist natin. Nandun lahat po ng videos ko. At may ilalagay rin ako sa description box guys na mga ilan-ilan na pwede niyong i-check out ngayon after watching this video. And of course, bago matapos ang lahat, huwag niyong kalimutan na magbili ng comment and suggestion to our comment section below para talaga yan sa inyong ideas also. And for those who doesn't want to be exposed to our comment section below, just follow me on my Instagram o kaya on my Facebook page guys. Ang link ay nasa description box para diretso na kayo doon sa Facebook page ko. And of course, bago natin to tapusin, let me do a shout out first to Christy Mundaya vlog watching from Pasay, Philippines, Gilly Bardi watching from Cebu, Annabella watching from Cebu also, 90s OFW channel watching from UAE, Lorna Bagor watching from Hong Kong, Simply Jane vlogs, Gonzaga Jeneline watching from Batangas, Eileen Nerviza watching from Hong Kong, Lizaro Refugio, Buray Channel watching from Hong Kong as well, Aye Anyes watching from KSA, Ruye Charmaine Delona watching from Jeddah. Shout out also guys to Joanna La Fuente, ang ganda ng apelyido niya. Raquel Serondo watching from Riyadh, Saudi Arabia, and to our last one guys to Haimar Delfafu watching from Kuwait. That's all guys. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Bye-bye.